tatlong iba't ibang testing centers, nag-match po kayo. Nagpapatunay na kayo ho si Jerome Fuentebella. Patawari mo po. Hindi ko kayo mabuhay sa isang taong linoko ako nagsisinungaling. Kami ang magbibigay linaw sa lahat. Kami magpapaalala sa'yo sa lahat. Hindi ko niisip mo punta dyan. Hindi ko alam kung anong isipin ko ngayon dahil ginugulo niyo akong lahat. Kaya iwanan niyo muna ako. Bayaan niyo ako nag-iisa, ha? Hindi ba may doktor na tumitingin sa kanya? Let's ask the doctor. Isa yan sa mga kaimbestigahan ko sa mga tao ko. Sa ngayon, hayaan na muna natin si Jerome mag-isa. Kailangan niya muna mag-isip-isip. Inalagaan ko siya mabuti. Bakit katlinilit siya sa akin? Wala na dito si Jordan. Si Darwin po. Bumalik na rin sa Batangas. Gusto ko nang kalimutan ang lahat tungkol kay Athena. Ayoko na siyang maalala. Bossy, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano niya makakalimutan si Mami. Buti pa uwi na lang kita. Doon na lang natin pag-usapan to, boss. Darwin, please, sabihin mo naman sa akin kung saan lumipat si Rome. Miss Emma, hindi ko po talaga alam kung nasan si Boss Jay, promise. Eh, di ba magkasama lang kayo kanina? Kanina lang ho yun. Sige po, choppy po, choppy. Diyos ko, ituro niyo po sa akin ang daan papunta kay Rome. Kung hindi ko man siya mahanap ngayon, sana naman bigyan niyo ng ginawang isip niya. Sana siya ang kusang bumalik sa amin. Rome? Rome? Diyos ko. Rome? Ano ba naghihinip? Rome pa rin. Ano ba naman ito, kapatid ko? Baliw na. Rome? Diyang. Adyang. Rome! Wala si Rome. Hindi ko kaya mabuhay sa isang taong linoko kung nagsisinungaling. Hindi ko kaya. At hindi pa rin ako tinatawagan ni Jordan. Hindi naman niya ako natitiis ng ganito katagal eh. Mahigit isang taon mo niloko yung tao. Natural naman na hindi naman mawawala yung galit niya ng overnight lang, di ba? Eh, paano kung magkasama sila ni Emma ngayon? Paano kung nilalason ni Emma yung utak ni Jordan? Chang, kahit ano pang sabihin ni Emma kay Rome, hindi mo naman mabubura yung mga magagandang memorya na create ninyong dalawang magkasama eh. Na nila gagawin yun. Hindi ka nila ipapakulong dahil pag ginawa nila yun, mauungkat din yung kaso ni Rome. Makukulong si Rome. Siyempre, hindi ko gusto yun ni Emma yun at saka ni Margarita. Huwag ka mag-alala dun. Alam mo, kailangan talaga namin mag-usap ni Jordan eh. Hindi naman pwede si Emma na lang yung tanim na kung ano sa utak niya, di ba? Paano? Saan natin siya hanapin? Dati na po akong customer dyan sa New Wind Resort. Magpapareserve po sana ako ng kwarto. Si Jordan Francisco, pwede ho ba makausap? Naku, sorry ma'am. Pero hindi pa ho umuwi si Sir Jordan eh. Ilang araw na ho. Nasabi ba kung saan siya nagpunta? Hindi ho eh. Yung chef dyan, si Darwin, saan ba siya sa Batangas nakatira? Pasensya na ma'am ha. Hindi ko ho alam eh. Sige, salamat. Ika daw bumabalik ng resort si Jordan. Tapos si Darwin naman, ilang ulit ko na rin tinawagan, di na naman sumasagot eh. Eh anak, siguro ang mabuti eh. Pabayaan mo na muna mag-isa si Jerome. Kasi naguguluhan pa yun. Pag yan, naghanap ng mga sagot sa mga tanong niya, sigurado ikaw ang pupuntahan. Hayaan niyo tayo, maghihintay na lang ho ako. Uy, Boss Jay, buti naman, gising na kayo. Grabe yung kalasingan niyo kagabi. O, kape muna, boss, oh. Thank you, Darwin. Alright. Darwin, okay ba sa'yo at saka sa ninang mo kung pwede pa ako mag-stay dito? O naman, Boss Jay, walang problema yun. Bait naman si ninang eh. Hindi ba nakakaya sa ninang mo? Hindi. Okay lang yun.
Mahirap pati sa sitwasyon ko eh. Nababali ako sa kakaisip. Boss Jay, alam nyo, siguro kung makakabuti sa inyo kung hindi nyo na masyadong iisipin yung mga yun. Actually, tumatawag nga si Miss Emma, hindi ko sinasagot eh, para hindi kayo maistorbo. Tapos kagabi, sinabihan na rin siya ni Ninang na wala na kayo dito. Kaya, hindi na masyado isipin yung boss. Baka masaraan lang kayo ng bait eh. Salamat. Wala muna kayo, boss, ha? Hindi. Mami, aalis po kayo? Pwede po ba ako sumama? Hindi. Sige naman po, Mami. Sinabi lang hindi pwede. Alam mo, ikaw, pumasok ka nga doon sa kwarto mo. Kulit mo, ha? Hoy! Oh! Ikaw nga, huwag mo nga binubuhos yung galit mo sa mundo kay Cindy. Nakakainis kasi yung batang yun. Pag nakikita ko, naaalala ko si Emmy. Huwag mo kayo parinig sa kanya. Alam mo, ikaw mas nakakainis ka eh. Sige na, punta na ako kay Emma. Ate, Katsunil, bakit? Bakit na naman? Ate, di ba nga, minsan na napunta doon si Jordan, baka tinatago ni Emma. Pagtahan ko. Nag-report na yung mga tao kung nagmamanman sa Batangas, hindi pa raw umuwi doon si Jerome. Eh, yun din nga ho ang sinabi sa akin ng mga staff niya. Nasaan na ba kasi si Rome? Hello? Emma? May balita ka na ba kay Jerome? Wala pa rin po eh. Nasaan na kaya yung anak ko? Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman ho kami tumitigil sa paghahanap sa kanya. Alam mo, Emma? Planuhin nating mabuti ito. Pwede ka bang pumunta rito sa bahay? Ah, sige po. Okay, good. I'll wait for you. Pupunta siya? Okay, good. Pinapapunta ako ni Doña Margarita sa bahay niya. Oo, oh, yan naman ang maganda sa nangyayarin to eh. Nagkakasundo na kayo ni Margarita. Nakakapagtaka naman. Biglang bumait na sa'yo si Margarita. Eh, yun eh, dahil kay Jerome. Tama, Kintay. Dahil po kay Rome, dahil mahal namin siya. Noong ilang ulit ka manawala sa akin, pero pinaglalabang kita. Kasi ako yung mas may karapatan sa'yo. Kasi dapat, dahil yung magkasama, ayun, dapat yung magkasama, Rome. Nag-match ang DNA results natin. Ikaw, si Jerome Fuentebella. Ikaw ang anak ko. Nasabihin ko sa'yo, totoo. Nasabihin ko sa'yo, kung sumama ka sa akin, please. Sumama ka sa akin. Kailangan mo kami. Kami ang magbibigay linaw sa lahat. Kami magpapaalala sa'yo sa lahat. Sana maalala ko na ang lahat para hindi na ako nagawa ganito. Sana matahimik na ang buhay ko. Oh, Becca. Magkikita kami ng Sir Noel mo, ha? Isara mo itong mabuting bahay, ha? Bahala ka na dito. Apo, sige ha? Po, apo. Oh, ingat sige. Po. Ma'am, aalis po tayo. Halika na, Mando. Iniintay na ingat ako po, ni Noel. Ingat po, ma'am. Oo, sige. Salamat. Sige po. Ingat po! Ay! Ma'am Georgia! Ala! Ano po ginagawa niyo dito? Nandiyan ba si Jordan? Ano po ginagawa niyo dito? Nandiyan ba si Jordan? Po! Wala! Ikaw huwag ka nga magsinungaling sa akin, ha? Wala naman po talaga, ma'am. May ako lang po mag-isa dito. Wala po talaga. Sige na po, umalis na po kayo. Hindi! Ma'am! Bawal po kayo po, ma'am! Ate, wala dito si Jordan. Sabi ko naman po sa inyo, mamang kulit niyo eh.
ate, isa lang pwede niyang puntahan bukod dito. Tara na. Halika na. Halika dyan. Ay, kumain po dyan. Sa inyo eh. Mabuti naman sa'yo nagtatrabaho si Manto. Pero kung kailangan niyo siya... No, Emma. You need him. Diyan muna siya sa'yo. Alam mo, mapagkakatiwalaan mo siya. Salamat po. Salamat din naman at umayag ka na kumain dito sa amin. Ang dami niyo nga akong hinanda eh. Kulang pa ito sa hirap at pagod na ginugol mo sa paghahanap kay Rome. Kundi dahil sa'yo. Diyos ko, hindi ko makikita ang anak ko and Emma. For that, I'm very grateful. Kinagawa ko rin naman po ito para sa sarili ko. Kalimutan na natin lahat ng mga nangyari. Emma, I'm so sorry sa lahat ng pasakit na binigay ko sa'yo. Ganun pa man, nandito ka. At tumutulong pa rin. At kung sino pang kinakampihan ko noon, ang siyang nagnakaw at nanloko sa anak ko. Emma, ididimanda ko si Georgia. Matagal ko na hong gusto mong makitang nakakulong si Georgia. Pero gaya nga po ng napag-usapan natin, mahirap po para kay Rong. Baka maungkat ho yung dati niyang kaso at malaman nilang buhay pa siya. Ayoko pong makulong ulit si Rome, lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Madam, may point si Emma. God! I hate her. Gigil na gigil ako sa kanya. Pero wala lang akong magawa para pahirapan siya. Huwag mo kayong mag-alala. May iba pa pong paraan para mahirapan yung babaeng yan. Sigurado din naman ako, baka karma din yan sa lahat ng mga pinaggagagawa niya. Hoy! Ibalik niyo sa akin si Jordan! Ano ba? Adjang! Ano ka ba? Tama na nga yan! Tumigil ka na nga! Jordan! Jordan, lumabas ka dyan! Huwag kang mag-iskandalo yan, Georgia! Wala dito si Jordan! Hoy, matuwag kang pakialam dito! Wala dito si Jordan! Ilabas siya! Alam ko na dyan siya! Wala dito! Ang kulit mo, ah! Ang ingay sa labas? Madam? Ay! Ang ingay eh. Talo ba! Ano? Jordan! Wala dito! Jordan! Buksan mo yung pinto! Nagwawala si Georgia, yun, oh. Alam ko na dyan siya! My goodness, Jordan! Ang pagbumukha na, pumunta pa talaga Jordan! Dito! Jordan! Ang babaeng yan! Di talaga titigil yung hanggat hindi niya nakukuha si Rome. Paano nalabas dito? Hanggat hindi natin kasama si Jordan! 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 Ano ba? Ano ba? Kailangan ko makita si Jordan. Kailangan ko siya makausap! What are you doing here? Nakakapalan ng mukha para magpakita pa dito. Pagkatapos mong nakawin at lokohin si Rome. At baka akala mo nakalimutan na namin ang ginawa mo kay Milan. Nang dahil sa'yo, hindi namin mahanap si Milan. Saan mo siya dinala? Hindi ko alam. Oo, dinala ko siya sa ampunan pero wala na akong balita sa kanya. Huwag kang sinungaling dahil pumunta kami sa ampunan, wala na siya doon. Wala ko alam! Manay ko ba? Saka si Jordan ang issue dito. Kaya huwag ka nga magbukas-bukas yan kung ano-ano dyan, kung ano-ano sinasabi mo. Sa dami ng atraso mo sa akin, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula para singiling ka. Ha? Ninakaw mo si Milan gaya ng pagnanakaw mo kay Rome. Kayong lahat, kahit anong gawin nyo, hindi nyo maaagaw sa akin si Jordan. Kahit halukatin nyo pa yung utak niya at puso niya, ako pa rin ang laman nun. Dahil hindi na kayo naaalala ni Jordan. Kahit anong gawin nyo, wala na kwenta yan. Kaya ibalik mo na sa akin yung asawa ko. Asawa? Saan? Sa inimbento na lugar ng kabaliwan mo? Alam mo ang dapat sa'yo eh, naaalog. Para siguro natatauhan ka.
Huwag kang makialam! Huwag makialam! Huwag mo kong hoy! Huwag ka nakapag ipakang kita! Tingnan mo yan! Lalabas! Ano ba? Hoy! Tama na yan! Ano ba tayo tapos? Adyang! Walang hiya! Walang hiya! Kayo! Patayin niyo ako, hindi kayo makaalala ni Jordan! Dahil binara mo kami sa utak niya! Guys, buburahin namin ang pagmumukha mo! Ito! Ikatid! Tama si Emma! Bagay na way para parusahan ka! Walang hiya kang babae ka! Tama na nga yan! Yan, yan! Ikaw burida ka dito, ha? Ay, bakla! Ilang pasok ka! Katulang ako, ilang pasok ka! Hiya ka? Ha? Madam, sige! Piray mo! Taka! Ikaw dapat! Tsaka, pinaka mo yung kapatid ko! Oh, walang hiya kayo! Tapos na dito, Emma! Emma, doon ako nun! Anong doon ako nun? Kayo na bahala dyan. Tapos na ako dyan. Okay, with pleasure. Dito! Tingnan mo yan! Sige! Mahirap talaga mamatay ang malanding damo. Dapat dyan, binubunot hanggang ugat. Tomo! Ate! Emma! Emma! Boss Jay! Boss Jay! Okay ka lang? Binabangungot ka na eh. Hindi, Darwin. Napanaginip ako si Emma. Makawawa siya. Pwede balik ako na daw siya. Tapos hinahara niya si Athena. Sige mo, hanggang sa pagtulog, hindi niya uli nulo ba yan ang problema? Malandika! Malandika! Hayop ka! Ang kakapal ng mga mukha, ikaw ang hayop! Ikaw! Ang kakapal ng mga mukha! Hindi ako inaawa sa kapatid ko, pinatulungan niyo pa! Bakit? Siya ba naawa sa amin, ha? Ha? Nung pinaikot niya kami sa mga palad niya habang niloloko niya kami at tinago niya si Rome, kayong dalawa ba walang ya? Guards, ilabas mo sila! Karin mo yung mga dalawa niya! Itapon ang mga basura na yan! Itapon! Huwag mo kami hawakan! Alis kami! Hoy! Di pa tayo tapos, ha? Pabalikan ko kayo! Ah, talaga? O sabihin mo, kailan at saan? Para mapahanda namin yung mga kabaong ninyo. Alis! Alis! Larga. Tumigil ka! Wala pa yan. Madali ka dito. Ayos yun, sari. Huwag ka lang, ha? Na kayong makabalik-balik dito! Sarap ng workout ko! Yes! Diba? Mas Jay, tubig. Para may mas-masang kayo. Salamat. Iniiwasan nyo kasi, Boss Jay, kaya lalo kayong hinahabol. Iharapin nyo na kaya para matapos na to. Hindi ba ako handa? Maganda na ako, harapin ko sila. Hindi ko nakakatakutan ang lahat ng mga sasabihin na sa akin. Bagay, Boss Jay. Alam nyo, kung pwede lang, papahiram ko sa inyo itong utak ko. Wala pa naman damage to. Joke lang, bad joke. Napatawa lang kita, Boss. Ano pa ba pwede ko itulong? Buti ba bumalik ka na lang sa resort? Walang tao doon. Boss Jay naman. Dalawang babae na yung pinagkakaagawan ka, tapos sumali pa yung totoo niyong nanay. Yung resort pa yung iisipin. Alam mo, iniisip ko lang kayo. Ikaw, si Elias, may mga pamilya kayo, kailangan ninyo ng trabaho. Ikaw, Darwin, maraming umahasa sa'yo. Boss naman, Boss Jay. Kaya kita loading-loading eh. Kaya ang dami nagmamahal sa inyo, ang taba ng puso niyo para sa ibang tao. Sige na, okay lang. Huwag mo na akong nasisip-sip sa akin. Dadagdagan ko na lang yung sweldo mo. Ikaw talaga. Dato talang dami ko nang nagawa para sa akin. Seryoso, Boss? Tatanggapin ko yung promotion na yan. Pero hindi yun pambayad sa tulong ko kasi genuine yun, Boss. Sige, mamaya, biyahin na ako agad. Tsaka favor pala, Darwin. Yes, Boss. Yung mga naiwa kong gamit doon, pakidala mo na lang, ha? Okay. Importante kasi sa akin yung passbook at saka yung ATM. ATM, ha? Huwag kalimutan. Arreglado, Boss Jay. Okay. Okay. Salamat. Good night, Boss. Okay. Good luck sa biyahe, ha? Yes, Boss.
Ah! Hindi pa dumadampi, ah. Ah! Buisit talaga yung emang yun, eh. Pag-uuntugin ko yung baklang yun sa kanyang matandang yun. Buisit ka rin kasi. Tama ba namang sumugod ka dun sa teritoryo nila? Hindi ka kasi nag-iisip, eh. Pasalamat ka, nakalabas pa tayo ng buhay dalawa dun. Ikaw may kasalanan yan, eh. Tita, Mami, pumunta po ba kayo kina Lola? Ano po nangyari sa inyo? Hoy, ikaw nga, napaka-pakilamera mo, napaka-tsismosa mo pa. Manang-mana ka dyan sa anong... Ah! Sakit, ate! Sasaktan talaga kita. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag mong pagsasalita na ganyan yung bata. Sige, baby, akit ka muna sa taas, ha? Tapos dadalang ka ng tita dyan ng cake mamaya, ha? Sige na. Sakit nga, eh. Ikilig sa akin, kahit kailan. Kung hindi mo kaya maging mabait dun sa bata, pwede ba huwag mo nalang kalimutan na siya ang alas mo laban kay Emma tsaka kay Rome? Paano naman hindi ko makakalimutan, ate? Tuwing nakikita ko yung bata yan, naalala ko si Emma tsaka si Rome. Kabwisit. Alam mo, ate, huwag na huwag mo yan ibibigay kay Margarita. Hindi ko talaga ibibigay kay Margarita yan at kahit kanino, kahit ano pa mangyari, akin lang si Sidney, mahal ko yung batang yan. Ikaw nga, pwede ba? Maging mabait ka naman dun sa bata, no? Saan na kayo si Jordan? Kakagulo na tayo dito lahat. Nawawala pa rin siya. Sigurado ako, pinagtataguan niya yung dalawang nakakairitang babaeng habol lang habol sa kanya. Saan kaya pupunta yung daga na hindi alam kung kaninong lungga siya dapat mapunta? No? Tingin mo? Ay, naku, Jack, kahit kailan ka talaga. Ay. New Wind Resort, how may I help you? Hello? Si Ma'am A mo to. Umuwi na ba dyan si Boss J mo? Naku, Ma'am, wala pa rin po dito eh. Si Darwin po kararating lang. Si Darwin? O sige, huwag mo siyang paaalisin na. Uuwi ako dyan. Teka, sandali ah. Ano? Pupunta ka pa sa Batangas? Oo. Oh, narkutob ko alam ni Darwin kung nasan si Jordan. Alam mo, tigas talaga ng ulo mo. Hindi kita sasamahan ah. Wow. Pagod na ako, talaga. Ako na lang. Ay, Diyos ko, masaway, bakit ba ako nagkaroon ng kapatid na ganyan? Mabuti nga dyan sa lukulok ng Georgia na yan. Para magtanda siya. Kala niya, makakataka siya sa kagagahan niya. At mama, ang lakas ng loob niya sugurin kayo. O, edi loko, ayun ang napala niya. Alako? Nakalak, alam mo ba, hanggang ngayon sumasakit ang dibdib ko tuwing maalala ko yung babae na yan. Pero... Teka na, sigurado ka ba, anak, na hindi ka nasaktan? Ha? Ayos lang po ako, Nay. Huwag na kayo magpa-stress. Becca, samahan mo nga muna si Nanay sa kwarto. Sige po. Sige na nga. Maiwan ko muna kayo. Sige po. Na. Excuse me na. Po. Oh, sensya na. My gosh. This Georgia, she's literally crazy in love with Rome. At kahit bistado na siya, she doesn't wanna give up. Matagal nang ganun si Georgia. Kaya nga nasira pagsasama namin eh. Alam mo, siguro kung di dumating si Georgia sa buhay niyo, I'm sure hindi kayo magkakahiwalay ni Rome. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Well, I'm trying my best here to be happy for you, Emma. Alam mo, masakit tanggapin sa akin na magkakabalikan na kayo ni Rome. And when that happens, I'm sure ako naman ang mawawalan ng lugar sa buhay mo. Leon, hindi mangyayari yun. Special kayo ni Chelsea. Siya ka napatunayan ko naman na mapagkakatiwalaan kitang kaibigan. Salamat nga hindi mo ko iniiwan eh. I just want you to be happy. At sana talaga matapos na to. Nagparamdam ba si Jerome sa'yo? Wala pa rin po.
Iniisip ko pa nga lang yung pinagdadaanan niya ay nahihirapan na ako. Si Rome lang ang nawala sa atin nung inisip natin na patay na siya. Ngayon namang alam nating buhay siya at tinatago ni Georgia, tayo namang lahat ang nawala sa kanya. If I can only make Georgia pay her dues, nahihiya ako sa sarili ko bilang ina. Hindi ko man lang natulungan yung anak ko. Niloko po tayo ni Georgia. Wala ring alam si Rome, kaya huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Gentlemen, ladies, today is a new day for New Wind Resort. We are now back in business. Yeah! Salamat naman, ang tagal na nating tenga. Babalik na ba si na Boss Jay? Mukhang hindi pa. Kaya ako muna ang tatayong temporary resort manager. Yeah! Assistant ko ka pa lang ah. Kaya mo na bang i-manage to? Marunong ko pa kay Boss Jay, yun nga yung sabi niya sa akin. Alright, guys. Darwin! Ma'am! Nasaan ang Boss Jay mo, ha? Darwin, nakikiusap ako. Alam mo kung nasan na ang Boss Jay mo. Sabihin mo sa akin kung nasan siya. Hinahanap na siya ng totoo niyang pamilya. Hello, Emma? Rome? Mabuti naman na matawag ka. Hinahanap mo daw ako? Ano ang naging kondisyon ng anak ko? Matagal po siyang nawala ng malay. May pag-asa pa rin naman kung bumalik yung alaala ni Rome, di ba?